Pero nung wala pa akong brace, favorite ko ang banana chips. Kasi nalulutungan ako sa kanya. Eh, malutong naman talaga. Pero ngayon kasi iningatan ko talaga yung ngipin ko. Natin. Stop. Nagsusod na ako. Paano kung i-challenge ko kaya ito na ubusin ko itong lahat, no? Siguro hindi ko yung magagawa. Ang hirap. Ang hirap gawin. Naantok na ako, busog na ako. Grabe. Pero lahat naman sila masarap. Ito lang, hindi lang talaga ako dito nag-enjoy. Kanina sa Gummy Worms, hindi ako nag-enjoy. Dito naman sa Sampalok, hindi talaga ako mahilig sa Sampalok sa maasim. Kaya, ito, para sa akin ito, maganda to. I mean, masarap. So, sa next na tayo. So, ayun guys, ito yung next natin. Apat na lang natitira. Ito yung isa sa mga favorite ko kasi nandito ang kasoy. Itong favorite ko kasoy tsaka dilis. Mabenta pong dilis tsaka kasoy. So, ito pahihirapan na naman ako na ito sa ngipin ko. Alam niyo na, babalatan pa yan. So, unahin na muna natin tong ano ba? Kasoy? Sige, kasoy. Ayan. Mabenta to. Bestseller din namin to. Yung kumukuha sa akin ito minsan 10, kinakain niya lang lahat. Kasi ang sarap naman talaga. Mukhang mag-enjoy ako dito ah. Mukhang sarap. Ba, mag-enjoy ako. I love kasoy. Ang problema ko lang sa kasoy, pag kinakain ko siya, dumidikit-dikit siya, pumapasok siya sa loob-loob ng ngipin. Parang nagkakaano ako, tartar. Kaya nahirapan ako kainin siya, kaya kailangan pag kinain ko to, habang nagre-repack ako kasi kumukuha ako. Nandiyan yung tubig kasi inaano ko para lumambot. Kaya yun. Next natin is yung dilis. Ang favorite ng bayan. Dilis. Ito bestseller din sa akin to dilis. Hindi ito nakawala sa tinda ko kasi hinahanap-hanap talaga ito sa akin. Alam niyo naman, dati diba nung elementary tayo, yung tigpipis yung dilis. Favorite na favorite ko yun eh. Eh ngayon ang mahal na eh. Kuman, oh, diba yung kasoy may nakadikit dito sa may gulo ng ngipin ko. Tikman na natin yung dilis. Posible namang hindi nyo pa natikman to ha. Excuse me.
Nagbe-burp na ako, busog na ako. Last. Top. Hindi rin ako sa dalawa. Pahirapan na ako yan. Lana. Obo. So ayun guys. Tikman na natin tong sunflower seed. Yung kanina sunflower choco yun na kasi magka-shape sila. Ito sunflower seed. So tikman na natin siya. Etong sunflower seed, natikman ko na to pero matamis-tamis ang lasa niya. Sarapan ako nito. Hirap. Hirap nito. Siya binubuksan dito sa gitna ng ngipin ko kasi nga masakit, bagong adjust lang ako. So sa gilid ko lang siya binuksan. Kaya ang hirap. Ayun. Grabe oh, 'di ba? 'Di ba medyo malaki naman yung butil niya? Yan, malaki naman. Pero pag nakita mo siya sa loob, ta-da! Ay, hindi makita. Ang siro kasi. Yun o. Ay, basta maliit lang siya. Ay, tignan niyo. Oh, diba? Oh. Gumana na. Tamis. Hindi ko siya gusto. Taban ko, hindi rin naman ito mabenta sa akin eh. Marami akong stock na ito kasi nung last na stock ko, bago ako nag-stock ulit ngayon, isang balot lang yung pinabili ko nito. Pero isang plastic kasi nire-repa ko siya. Isang plastic lang, pero hanggang ngayon meron pa rin. Nakapag-stack na ako ulit, meron pa rin tira. Kaya yung mga reseller ko, kapag marami silang order sa akin, eto na lang yung pinifree ko sa kanila. Para syempre, matuwa rin naman sila. Pwede na rin naman nila itong ipambente. So, next na tayo sa dragon seed naman. Eto naman, maalat to. Tikman ko na kasi to, maalat to. Kuha tayo ng medyo malaki. Ayan. Ay, huwag to. Pangit. Kuha tayo ng medyo malaki. Ano ba yan? Ayan. Ito tama na ito. Ayan. Sagatin na natin. Alat? Oh. Ano to? Ayun!
nabuksan ko rin. Ayan o, ayan. Sinong nakakamiss ng dragon? Ay! Sinong nakakamiss ng dragon seed? Yung tigpipisa talaga. Tapos ang hirap-hirap balatan. Tapos kukunti lang naman pala yung laman. Ang saklap, no? So, dito na kayo. Charot, nagtumog. Dito na kayo, 50 pesos lang to. Pero napakadami na. Hindi, joke lang. So, yun nga, tikman na natin. Anong lasa? Lasang dragon seed. Wala namang bago. So, ang hindi ko nagustuhan dito is eto. Eto okay pa to sa akin, itong dragon seed. Kasi, ay! Kasi, ano na siya eh. Kumbaga, hindi na siya bago sa panlasa ko. Kasi, simula... Ay! Teka lang. Simulat sa pool, nung bata pa lang tayo, kumakain na tayo ng dragon seed. So, wala na siya. Hindi na siya bago sa panlasa ko. Ito lang. Kasi, matamis siya na parang lasang panlaba. Ganon yung lasa ko sa kanya. Pero, kaya nga siguro nga lang bumibili sa akin na ito. Siyempre, ang nagustuhan ko sa lahat ay ang kasoy at bilis. Siyempre, favorite yan ng bayan. So, inam lang ako ng tubig. Tapos na tayo sa unang vlog natin. First vlog ko to, grabe. Na araos rin. So yun nga, tapos na po tayo mag-vlog. So comment down below po kayo kung gusto nyo matutunan kung paano mag-negosyo ng kutkutin in pouch. Tuturuan ko po kayo ng mga tips kung paano magtimbang or saan nakakabili ng mga kutkutin para na rin makatulong po ako sa iba na kailangan ng extra income. Kasi bakit mo naman ipagdadamot, diba? Kung ikaw nga na, kumbaga, ikaw nalaman mo rin naman to sa iba eh. Bakit hindi mo hayaang i-share sa iba, diba? Para sa mga katulad ko na ano, na gustong kumita, na kahit nasa ano ka lang, online then i-display nyo sa labas ng bahay nyo, ganun yung ginagawa ko. So yun, nakikilala siya. Kaya comment down below kayo kung gusto nyo malaman. Tuturuan ko kayo. Gagawa tayo ng video para dyan. So yun nga guys, dito ko natatapusin yung video ko. Dito ko natatapusin tong unang vlog ko na sana nagustuhan nyo pong lahat and naging ano, nairaos din kahit o paano. Kasi ang tagal ko nang gusto mag-umpisa na mag-video. Wala akong maisip na content. So, bakit hindi ko isipin na i-vlog tong mga paninda ko, diba? So, yun na nga guys. Ito ko natatapusin. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and share. And don't forget to subscribe, guys. And click the notification bell para always kayong update sa mga vlog ko na i-upload. So yun guys, dito na lang. Bye! Thank you so much!